Casemiro got him. He's got him with a butt now. He's getting hits. He's got him with a good run. Oh, there you go. Out of it. Magandang araw mga boxing fans at welcome back sa Sports Manda. Hindi nagustuhan ni Evander Holyfield ang naging desisyon ng referee na agad ihinto ang laban nang paulanan siya ng kombinasyon ng former UFC champ Vitor Belfort na magtapat ang dalawa kahapon sa Hard Rock Hotel and Casino sa Hollywood, Florida. Si Oscar De La Hoya sana makakatapat ng Brazilian MMA fighter ngunit kinailangang umatras ni Golden Boy dahil nadali ng COVID. Agad na natapik ang balikat ng former undisputed heavyweight champ na si Holyfield bilang kapalit ni De La Hoya. Marami nga ang nagtaka mga parekoys kung bakit pinayagan ng Florida Boxing Commission at binigyan ng lisensya si Holyfield para lumaban kahit na sinasabing exhibition lang ang digmaan. Unang-una, kahit sabihin nating maganda pa ang pangangatawan ni Holyfield, magsi 59 anyos na siya mga parekoys. Pangalawa, 6 na araw na lang ang natitira at magharap na sila ni Belfort. At ang pangatlo, Diyos ko naman, mahigit ng isang dekadang walang laban si Holyfield kumpara kay Belfort na lumaban pa sa UFC noong May 2018. Kaya nangyari tuloy, tinapos agad ni Belfort si Holyfield sa unang round pa lang ng laban. Pero hindi nagustuhan ni Holyfield ang ginawa ng referee na ihinto ang duelo, 11 seconds ang natitira sa unang round. Aminado si Holyfield na malakas si Belfort pero hindi naman daw siya nasaktan. Wala naman daw itinapon ng Brasiliano na tumama na malakas kay Evander. Nahagip lang daw siya ng isa pero may kasamang outbalance ang tama. Nalungkot lang si Holyfield sa resulta dahil hindi naging maganda ang ginawa ng referee na ihinto ang laban ng ganun lang kabilis. Kahit ako man siguro maging referee mga parekoys, ihihinto ko din agad ang laban. Mahirap na ako pa maging accountable pag napinsala ang kalusugan ni Holyfield. Pero wag ka, kikita doon ng mahigit $1 milyong itong si Evander Holyfield bukod pa ang pay-per-view sales. Samantala, nagbigay na din ng pahayag ang former UFC light heavyweight champ Tito Ortiz matapos lasapin ang kahiyahiyang knockout loss mula sa malagagambang kamay ni Anderson Silva. Sa simula pa lang, olats agad si Ortiz nang sumablay sa timbang na 195 pounds ayon sa kasunduan ng bakbakan. Obligadong mag-abot si Ortiz kay Silva ng 20% ang halaga mula sa kikitain nito sa duelo dahil sa pagkasablay sa timbang. At ang masaklap pa, hindi man lang pinawisan si Anderson Silva sa laban ng gamitin ang rope-a-dope style sabay bitaw ng right hook at mga kombinasyon kaya bumagsak si Ortiz na parang pinutol na troso. Aminado naman ang Huntington Beach bad boy na masyado siya naging agresibo nang wala sa lugar. Ang katangahan lang daw ni Ortiz ay nang tumayo at makipagsaba kaya ng harap-harapan kay Silva, lalo't alam naman niya na matagal nang nagbo-boxing si Anderson Silva kaya ganun ito kalupit. Kahit medyo kulang daw ang kanyang preparasyon at matagal-tagal nang hindi nakakalaban, agad daw kinuha ni Ortiz ang oportunidad na kasahan si Silva dahil gusto niya mag-boxing. Nang mapanood ko nga ang laban mga parekoys pormahan pa lang parang grappling ang lalaroan ni Ortiz dahil nakabuka ang kanyang depensa. At nang bumato na ng mga suntok, anak ng teteng parang slow motion mga lodi. At nang dalhin niya nga si Silva sa lubid, nako po, super slow mo ang mga kombinasyon binitawang ni Ortiz na kitang-kita ni Silva kaya isang counter right lang tapos agad ang laban. Pero mukhang maganda naman ata ang kitaan dahil gusto pa ding lumaban ni Ortiz sa boxing kahit na nabigo ito sa kanyang debut. Ganon din naman itong si Holyfield nang sabihing gusto niya pa din ang trilogy kay Tyson. Bueno, ito lamang po ang tinang Sports Manda sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga kumpare at kumare natin saan man sa mundo. Mabuhay kayo! At kung nagustuhan nyo nga ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din para updated kayo sa mga bagong videos natin mga tol.